Welcome back to my channel, and I'm your host, Dana. And for today's video, ay napaka-importanting topic po ito para sa mga babae. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay about po sa breast cancer. So sana po matapos niyo po itong video na ito. At oo nga po pala guys, part 1 pa lamang po ito ng aking video. Cancer. Ito po ang pinaka most common na cancer sa buong mundo. At ang mga common cause na pagkamatay sa cancer sa mga babae. Although mostly sa mga babae lamang po ito nangyayari, pero pwede rin po magkaroon ng breast cancer ang mga lalaki. So dumako na po tayo sa mga kadahilanan or yung tinatawag na risk factor sa pagkakaroon ng breast cancer. Ang unang kadahilanan ay yung tinatawag na familial factors. Ang ibig sabihin ay nasa genetics na ng pamilya ang pagkakaroon ng cancer. Kaya yung iba ay paulit-ulit sa pamilya ang pagkakaroon ng cancer. Kasama dito ang sikat na gene alteration na BRCA. At kung marami sa pamilya nyo ang may cancer, may posibilidad din po na pwede kayong magkaroon ng cancer. Pangalawa po ay yung tinatawag na hormonal factors. Ang mga babae may tinatawag na hormones at isa na nga po dito ang estrogen. Kung madami at matagal ang estrogen sa inyong katawan, mataas din ang tsansa nyo na magkaroon ng breast cancer. Ang pagkakaroon ng regla ng maaga, tulad ng 12 years old or mas maaga pa sa 12 years old. Like 11, 10, mga ganon. Ang hindi kailanman nagkaroon ng anak. Ang pagkakaroon ng full term na pagbubuntis matapos ang edad na 30 or 30 years old. At ang pagmemenopause ng late tulad ng 55, 56, 57, mga ganyan. Kung kayo po ay late pong magmenopause. Itong mga bagay na ito ay nagpapataas po ng estrogen level nyo sa katawan. At dahil dyan ay tumataas din po ang tsansa na magkaroon po kayo ng breast cancer. Pati po ang paggamit ng contraceptive pills or yung hormone replacement therapy ay nagpapataas din po ng risk na magkaroon din po kayo ng breast cancer. Ha! Ang pagpapasuso ng ina sa kanyang anak ay nakakabawas din po ng pagkakaroon ng breast cancer. Akala nyo kung sino yung sususo ha? Alam nyo na yan. Pangatlong kadahilanan. Ito po ay yung tinatawag na dietary at lifestyle risk factor. Ang sobrang katabaan, pag-inom ng alak, at paninigarilyo ay pwedeng maging sanhi ng pagkakaroon ng breast cancer. Idinidiin ko talaga yan. Pero totoo, pwede po kayo magkaroon ng breast cancer. Ang pagkakaroon ng bukol dati sa inyong suso ay nagpapataas din ng tsansa na magkaroon kayo ng breast cancer. Ang iba pa ay ang pagkakaroon po ng makakapal na suso. Pagka-expose sa ionizing radiation. So, ayan po ang mga risk factor or mga kadahilanan sa pagkakaroon ng breast cancer. So, doon na po tayo sa pangatlong part. Paano po ba maiiwasan ang breast cancer ayon sa pag-aaral? Pwede po natin kontrolin ang risk factor or mga kadahilanan sa pagkakaroon ng breast cancer. Pag-iwas sa sigarilyo at sa alak. Pag-iwas sa sobrang katabaan at dapat magpa-breastfeed kayo sa inyong mga anak para po doon sa mga bagong silang or bagong kapapanganak lamang at sa tamang edad na pagbubuntis. So doon naman na po tayo sa pang-apat na yugto or pang-apat na part. Ngunit hindi parati maiiwasan ang breast cancer. Kaya kailangan i-partner pa din ang prevention sa early detection. Tandaan, early detection. Early detection. So, ano po ba ito? Ang early detection ay pagdidiskubre sa bukol habang ito ay maliit pa lamang. So, ito po yung tinatawag na breast self-examination. Dapat tayong mga babae, alam po natin kung paano mag-breast self-examination. Magagawa din ang early detection through screening. Ang screening naman po ay dumedepende sa inyong risk factor. Meron din po kasing tinatawag na average risk. Meron din tinatawag na increased risk. So, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Sana ay may matutunan na naman po kayo sa video na ito. Sa next video po ay i-discuss ko naman po ang risk at screening.
At kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like, comment down below, and subscribe to my channel. Bye! Yeah.